balita kag impormasyon na napapanahon sa sulod kag luwas sa probinsya kag syudad sa Masbate. Barangay News Live! Nagatalakay kag mag-uma-uman sa mga tao na ada sa gobyerno na may mga maayo na nahimuan kag niya na ang iyo mababatian kag makakaupod si kasamang Hil de la Piña Rivera, Barangay News Live! At samantala ang ating espesyal na panawin na isang veteranong mambabatas at pinagkakatiwalaan hindi lamang ng kanyang mga kababayan sa Taguig, Pateros, kundi ng buong Pilipinas matapos ang halos tatlong dekadang paglingkod sa bayan. Sinusulong niya ang 10,000 ayuda para sa bawat pamilyang Pilipino. Bukod sa pagiging dating City Councilor, Vice Mayor, Congressman, Senator, Foreign Affairs, Secretary at Speaker of the House of Representatives, kilala din bilang Kristiyanong leader at kumpanyero ng bayan. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang ating Speaker of the House, Alan Peter Cayetano. Magandang tanghali po, Speaker. Magandang tanghali, Hil, at maraming salamat po sa pagkakataon na to na makapanayak kayo at makamusta ang ating mga kababayan. Yes, Speaker, at rinig na rinig po kayo dito sa buong Kabikulan at particular na po dito sa Masbate. Ano po? Alam naman nating tubong Bicol ang inyong may bahay. Kaya sigurado kaming nakita nyo na ang maraming magandang tanawin at likas na yaman dito. Ngunit sa kabila nito, hindi pa din nakakausad ng gusto ang rehiyon dahil sa kakulangan ng pondo. At samantala, Speaker, opo. Matagal nyo na daw sinusulong ang mga programa sa countryside development. Marami sa mga mahirap na rehiyon ay nagrereklamo dahil ang pondo ay madalas nakakonsentrate sa Metro Manila. Maraming probinsya dito sa Bicol, Speaker, ang kulang sa mga ospital at health centers. Kapos din ang mga infrastructure project tulad ng farm to market roads. Ano ang pwede ninyong gawin sa Senado para lumaki ang allocation para sa mga rehiyon tulad dito sa Kabikulan? Well, maraming salamat, Hil, at tama po, dahil ang asawa ko po ay taga Tiwi Albay, eh medyo familiar po tayo sa Bicol, lalo po na parati kayong kinatamaan ng bagyo, at of course yung katulad po ng Masbate, ng Sorsogon, ng Camarines Norte, minsan hindi singlaki ng pondo ng Albay at saka ng Camarines Sur, no? So, for the last 20 years, we've been fighting for countryside development at mas malaking pondo. Nakita natin nagkatotoo to during President Duterte's time sa build. Pero nakita natin na ang mga projects na to ay doon pa rin sa mga highly urbanized areas at kung makikita mo, sa Manila Hill, ito plinaplano, di ba? Opo. So whether you talk about yung railway sa Bicol, you talk about yung railway sa Mindanao, yung airport sa Cebu, lahat yan sa Manila plinaplano eh. So ang proposal ko po sa susunod na Senado ay i-revive ko po yung proposal natin dun sa Countryside Development Bill na dapat yung planning, yung pong bidding at execution ng projects diyan na sa regional at provincial level. Bakit? First, kung ang magplaplano po niyan ay mga mayor, mga business community nyo, yung mga religious sector, academe, at saka yung governor, edi ang mangyayari po niyan, mahihiyayang na gumawa ng project na palpak o kaya hausyaw, di ba? Opo. At pangalawa, mas magiging accountable kasi sa local media, mababantayan nyo yan. Kasi pag ngayon, tumawag kayo sa secretary or sa USEC, malamang hindi kayo sagutin kasi sasabihin nila buong Pilipinas ang sinasagot nila, di ba? Opo. Kasi nga minsan, Congress pa na eh, hindi sinasagot eh. So, pero kapag kayan ay sa, may executive director sila dyan, and either the governor, mayor, or a local executive director office, hindi kayo pwedeng hindi sagutin. So, opo. Sa ganung paraan, kung meron kayong complaint o suggestion,
madali yung katukin, di ba? Hindi katulad ngayon sa Manila pa. Mm-hmm. So, I really believe that yung countryside development will not only benefit yung countryside, pati yung highly urbanized. Hill yung Clark Air Base, di ba? Opo. Yung pinaganda yan at dyan natin inost yung SEA Games, mm-hmm. pinaganda yung airport, at tapos yung pre-promote yung business center doon. Opo. Alam mo, lumuwag din tamita na maraming flights lumipat doon, maraming mga call center nagtayuan doon, maraming mga hotel. So nakikita ko talaga maraming magagandang lugar sa Pilipinas, kulang lang talaga sa investment. Kailangan gobyernong unang mag-invest, susunod na rin dyan yung private sector. Opo, tama yan, Speaker. At Speaker, balita namin sa Tagig, para prioridad nyo daw po ang edukasyon ng mga kabataan mula daycare hanggang college, libre lahat ng gastusin. At sa elementary at high school, libre pati bag, uniform, ultimo eyeglasses. Sa college naman, bukod sa libre ang tuition fee, ay meron pang allowance. At kung sa ibang university naman na mga mag-aral, ay may scholarship grant pa. Kung nagawa ito sa Tagig, posible po bang magawa ito sa buong bansa para mas marami ang makinabang? Hil, yan ang pinagdadasal at trabahuin natin. Alam nyo po, panibasa isang Bicolana ang naging mayor na matagal sa Tagig, sila ni po ang aking may bahay. Pag may mga bisita po kami doon, lalo galing sa Bicol, sa hometown niya sa Albay, parating sinasabi na, ma'am, parang kung Little Singapore or Little New York itong Fort Bonifacio. Pero alam nyo po, pag nagtanong sila whether sa kamag-anak nila o dun sa mga establishment, sino ang chef dito, sino ang accountant, sino manager sa mall, sino mga vice president ng mga housing projects, hindi mga taga-Tagig kasi hindi nakapag-aral. So ang ginawa po talaga namin ay in-interview po talaga namin mga magulang, mga bata, mga teachers, at lahat ng sabihin nilang pangangailangan. So katulad po halimbawa ng uniforme, tahina yan binibigay sa mga bata. Kasama sapatos, PE uniform din. Kasama din po dyan bag na kumpleto na ng notebook, ballpen. May mas maliit na bag na may toothbrush at toothpaste na po yan. So pati po dental and eye check-up at saka check-up ng tenga, dun na rin po ginagawa sa school para hindi na pumila sa health center. Mm-hmm. Sa high school po, yung aming computers ay Apple Computer System, Apple Laboratory, para po nakaka-compete kami sa private. And ang ginagawa namin, Hill, pag-graduate ng bata, may naka-insert na ng voucher dun sa diploma niya para between 15 to 50,000 mag-apply man siya sa TESDA, sa state U or private university, guaranteed po yung 15 to 50,000 depende po sa kanyang kurso at eskwelahan, every year po yan, no? Mm-hmm. So sa ganung paraan na Hill, napakaraming Tagigenyo pong umasenso. Napakarami namin po ngayong doktor, engineer, piloto. Sabihin mo kung anong gusto ng bata, maging police, yung criminology, no? So yun po ang tingin kong isang puse sa Pilipinas na para hindi na po mag-abroad at saka para din po hindi na umalis sa kanilang mga lugar ay countryside development and education. Mm-hmm. Napakaganda po, Speaker. At sadyang makakatulong po talaga sa atin pong mga kababayan at sa buong bansang Pilipinas. Ano po? At samantala, Speaker, parting word po na pwede pong may ambag pa natin sa buong Pilipinas, Speaker. Well, it will take a few years, no? Ang tingin ko 3 to 5 years. Pero tandaan po natin, yung bill po na ipafile ko ay proven formula na ito. Ibig sabihin, nagawa na namin sa Tagig. So we'll probably start with some with the League of Cities and then sa mga rural areas, baka top 20 muna. Pero eventually po, within a 3 to 5 year period, I think kaya natin gawin sa buong Pilipinas yan, no? And of course, dun sa mga pinakamahihirap, so halimbawa sa ating mga magsasaka, talagang kailangan na kailangan nila ng scholarship kasi wala na talagang halos kinikita, at yung mga bata ayaw na nga maging magsasaka kasi nakikita yung hirap ng kanilang magulang. So kailangan tong mga programa na to integrated talaga, Hill, no? Opo. At ipagsama-sama na solusyon sa mga problema na talagang sama-sama naman sa grassroots, di ba? Mm-hmm. Yes, Speaker, at buong bansa po
dumadalangin po kami, kasama na po ako, na pagtagumpayan po natin ang ating mga adikain para sa mga kababayan nating mga Pilipino. Ano po, Speaker? Mabuhay po kayo, Speaker Alan Cayetano. Maraming salamat po at mabuhay din ang inyong programa, inyong himpilan, at thank you po sa inyo. God bless po. Ayan. Ayan. Thank you very much, Speaker Alan Cayetano. Thank you very much. Po kayo parate. Okay, mabuhay po kayo.